kaibigan. Minsan sa iyong buhay, nasabi mo rin bang, ay, umaga na naman, papasok na naman ako sa aking trabaho. Marahil nabanggit mo lamang ang mga bagay na ito dahil sa paulit-ulit na bahagi ng ating buhay. Matutulog sa gabi at sa umaga'y gigising para muli babalik sa ating mga trabaho. Lalong-lalo na sa ating mga kapwa UFW na marami sa atin ay iniwan ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga asawa, pamilya, anak, magulang, kaibigan, o mga kapatid para lamang makapunta sa ibang bansa at makapagtrabaho. Subalit kaibigan, mapalag ka sapagkat narito ka malakas sa kabila ng maraming mga pagsubok, maraming kahirapan na nangyari sa atin ngayon. Kung kaya sa tuwing umaga ng iyong pagising, marapat lamang na magbusal tayo ng mga pasasalamat, papuri sa ating Panginoon bago pa man natin gawin ang ating mga gawain. Kaibigan, nais kong ipabatid sa iyo na mahal ka ng Diyos. Samantalang ang iba diyan, hindi na nga nagigising, maaaring mga nasa banig ng karamdaman. Kaya, papuri at pasasalamat lamang ang marapat nating mausal sa ating Panginoon sa tuwing tayo nagigising sa ating buhay, sa araw-araw ng ating buhay. Sabi nga sa Bible, 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God, Christ Jesus, concerning you. Oo, minsan dumarating sa yugto ng ating buhay ang ating mga kalungkutan, pagkalumbay, lalong-lalo na sa mga ganitong panahon. Nalalapit na ang Kapaskuhan, masaya sa atin. Samantalang dito sa atin sa Middle East, lalo na sa Saudi pa, ay baliwala lamang ang Pasko. Lalo pat nag-isa ka sa iyong kwarto. Mabuti na lamang at mayroon ng internet na tayo nakakapanood ng mga palabas, mga balita sa ating bayan, kung kaya tayo nalilibang sa ating mga pinapanood. Kung minsan may mga pagsubok o problema na sa tingin natin ay napakahirap lusutan, sapagkat pilit natin sinusolve ito sa ating sarili, sa ating sariling kaisipan, nakalimutan natin na mayroon tayong Diyos na mas malaki pa sa anumang kabigatan o anumang problema sa ating buhay. Nariyan siya, naghihintay lang. Nais niyang lumapit tayo sa Kanya. Hinihintay lang niya tayo. Sabi nga sa Kanya mga salita, 1 Peter 5:7, cast all your anxieties on Him, for He cares for you. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Mahal niya tayo. Hinihintay lang niya tayo. Kung kaya't nag-iisa ka man, nariyan ang ating Panginoong Diyos na kasama mo. Kung ngayon may kadiliman man, bukas ay may liwanag din. Patuloy lamang tayong lumakad ayon sa kalooban ng ating mahal na Diyos. Kaibigan, bago ako magtapos, ay nais kong iwanan sa iyo isa pang salita ng Panginoon na magbibigay kalakasan, magbibigay pagkain sa iyong spiritual na buhay. Ang Kanyang mga salita na matatagpuan sa Philippians 4:6 and 7, ito ang sinasabi,
Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplications with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Yan. Amen. Mahal tayo ng Diyos ngayon. Patuloy lang. Katulad ko ngayon, ako'y papasok na lang sa trabaho. Napagbunguni-muni ko lang minsan. Siguro, ganun lang ang buhay pagka tayo nalulungkot. Sige, salamat, kaibigan. Salamat din sa pagkapanood, sapagkat para na rin ikaw pumasok, kasama ko, papasok sa aking trabaho. Maraming maraming salamat, kaibigan. Pagpalaing ganawa ng Diyos. Ngayon, bukas, at magpakailanman. God bless you. Nandito na ako sa kwarto, sa aming office. Wala pang kataw-tao. Okay, bye-bye.